Hi guys, again this is Sir Yuli, ano? And we are back for another tutorial. And for today's video, I'm gonna show you how to compute combinations. So tapos na nga nating i-discuss yung permutation, which is napagpapalit, no? Kadalasan nalilito ang karamihan between permutation and combination. So, sabi ko nga, permutation is an arrangement where order does matter. Whereas, yung combination naman is an arrangement where order does not matter. So, hindi mahalaga yung order ng arrangement sa combination. So, bago ko i-discuss yun mga kaibigan, sa mga hindi pa subscriber ni EasyMath, please do subscribe on this channel by just clicking our subscribe button as well as the notification bell para updated kayo sa mga lesson na upload ko araw-araw. Para kung hindi ito yung hinahanap mo, malay mo next upload natin yun na pala yung kailangan mo. Okay? So without further ado, let us discuss our lesson for today. So sabi ko nga mga kaibigan, our topic is all about combination. Supposedly mga kaibigan, I will give you our first example. We have a given set of letters A, B, C, and D. So we have four letters here, A, B, C, and D. Now, the question here is how many three letters can we form out of these four letters? So in this problem, mga kaibigan, it states that we are finding the number of combinations of n objects taken r at a time. So yung n natin, mga kaibigan, that is the total number of letters, which is 4. And then r is yung the required number of letters na bubuoy natin dun sa word, which is 3. No? So dito mga kaibigan, sabi, yung n is 4 and r is 3. Yan mga kaibigan. Natatandaan nyo yung dalawang letra na yan, n and r, dun sa ating permutation. Pero kung manually mga kaibigan, bubuo tayo ng tatlong letra, na ng word na mayroong tatlong letra, from these four letters, ano? Our first combination is A, B, C. No? So A, B, C. Yung first combination natin. Second combination we can have is A, B, D. A, B, D. Third is B, C, D. Ano? B, C, D. Then the last combination we can have is C, D, A. C, D, A. How about ngayon? Tataka kayo mga kaibigan. Hindi ba pwede ang, let's say, B, C, A? Hindi ba pwede ang B, C, A. Pag nilagay natin mga kaibigan ng B, C, A, B, C, A, Ayan, B, C, A, ano? Under na siya ng A, B, C. Kasi nga, sa combination, order does not matter. So, kahit pagpalit-palitin mo yung A, B, C na yan mga kaibigan, isang combination lang yon. So, pag binigay natin example ang B, C, A, at di na rin na under yan. Kasi ito lang, ABC lang yan, na pinagpalit-balibaligtad natin. So, another example for that is CBA. Dito rin under yan sa ABC. Kasi pinagbalibaligtad lang natin. Okay? So, itong tatlo na to, isa lang yan. One combination lang yan. Kung ibibigay mo yung tatlo na yan, ang hinahanap mo na doon ay permutation na. Okay? Yun yung pagkakaiba ng dalawa. So another example, let's say dito naman, BAD. So yung BAD is under na rin siya ng ABD. So one combination lang siya mga kaibigan. Na pag balibaligtarin mo man yan, one combination lang yon. Pag nilist down mo lahat ng balibaligtad na combination natin, that is permutation na. Kasi nga, mahalaga yung order niya. Okay? So, dito mga kaibigan, ang sagot natin for number 1. So, burahin ko na itong mga nilist down natin. Ano? By the way, mga kaibigan, how do we write the formula in combination? That is NCR or N choose R, mga kaibigan. No? The answer here is 4 by manual computation. Diba? Kasi ito nga yun 1, 2, 3, and 4. Manual computation.
Pero kapag ginamit natin yung ating formula, mga kaibigan, anong formula natin for combination? For combination. Ito ko sulat sa baba. N choose R. Our formula is parang katulad lang to ng permutation, pero di-divide natin sa R factorial. So paano natin gagawin 'yon, mga kaibigan? That is done by N factorial all over quantity N minus R factorial multiply by R factorial. So ito yung ating formula sa combination. Ngayon, sulat lang natin. Meron na tayong N, meron na tayong R. Direct substitution lang. So we have 4 factorial all over. Yung N natin is 4. Yung R natin is 3 factorial multiply by 3 factorial. Ano? Yun, kasi nga R factorial yon. Dito ko na lang ilalagay. Equals. So yung ano ba yung 4 factorial, mga kaibigan? So compute lang natin using yung ating calculator. 4, kasi na yung factorial natin. Oops. Teka, nawala. Ito, ito, ito. Shift. Yan. We have 24. All over, 4 minus 3 is 1. So, 1 factorial is 1. How about 3 factorial? 3 factorial. We have 6, ano? So, mga kaibigan, ang kinalabasan is 24 divided by 6. Meaning, N choose R is 4. And that is our final answer. No? Same with our answer here using manual computation. Okay? So, that is our formula and that is our final answer. So, another example, mga kaibigan. Ito naman, gagamitin na natin yung formula. No? Hindi na tayo magma-manual computation kasi nga, pinakita ko lang sa inyo kung paano ba kinukuha using manual computation. Though, pwede naman kasi natin gamitin yung formula natin. So, example number 2. Sabi dyan, in how many ways can a committee consisting of 4 members be formed from 8 people? So, napakasimple nung problem number 2 natin. Yung N dito is the total number of people, which is 8, ano? And then, yung R natin, mga kaibigan, is 4. Yung members nung committee. So, based on our given, using our formula, N choose R, we can now directly solve for the combination. So, 8 as N, no? So, N factorial. Sulat lang natin yung formula, N factorial over N minus R factorial multiply by R factorial. Alright? Then, direct substitution, we have 8 factorial all over 8 minus 4 factorial multiply by 4 factorial. Alright? And mga kaibigan, we can now directly type this in our calculator. So, fraction 8 factorial over 8 minus 4 factorial multiply by 4 factorial. Alright. So, the final answer, mga kaibigan, is 70, ano? 70 ways. Sabihin, mga kaibigan, yung apat na members, yung apat na members ng bubuo ng committee natin, we have 70 ways of arranging them from 8 people. Alright? Ngayon, mga kaibigan, without even writing our formula and then direct substitution, we can solve our combination by just using our calculator, ano? Kung napapansin niyo, mga kay, kung mapapansin niyo dito, ano? Ayan, ito to, sa division na to, meron nakita mo NCR na function na yan, ayan. Etong NPR kasi, that is for permutation. Etong NCR, that is for combination. Okay? So, ang gagawin natin dyan, mga kaibigan, so, baba lang natin ulit yan para makita niyo buong calculator natin. Type lang natin yung NCR. So, type natin yung N, which is, ano yung N natin? 8, ano? 8. So, type mo yung 8. Yung 8. Tapos, para ma-type natin yung N, mga kaibigan, zoom lang ulit natin. Ito yung ating N, di ba? Yung C natin, di ba? Press shift, kasi dilaw yan. So, press shift function. So, shift,
Tapos, etong divide button. So, lalabas na ngayon dyan yung C natin. Ayan. Okay? So, baba natin. Then, yung R natin is 4. Ganun lang. Then, that is our final answer. 70, ano? Ayun. Heto lang yan. So, kung meron kang problem, you can use our calculator to check kung tama ba o mali yung sagot mo. Okay? So, I think that's it for today, mga kaibigan, ano? Binigay ko sa inyo yung pagkakaiba ng permutation ng combination, yung formula na ginagamit natin, and then using our calculator. Alright? So, yun mga kaibigan, salamat sa inyong pagsuporta. If you have any questions, just comment down below. We will try to answer every questions you have. O kaya naman, mag-message ka sa ating FB page kay Easy Math. Alright? Again, God bless and mabuhay kayo mga kaibigan.